Saan ho ba nagpunta yung anak nyo? Sa Luzon. Nabanggit niya sa akin. Sa Bicol daw. Natatangi ang itak na ito sa lahat. Nagagawa nitong pumatay hindi lamang ng mga lamang lupa o di kaya ay ng mga masasamang elemento, kung hindi pati mga aswang. Lagi lang ako nasa isip mo! Papatayin ko lahat ng makikita mong babae dahil magiging kamukha ko sila. Ako at sila ay iisa lang! Alam niyo ba yung pakiramdam na parang umusbong ka lang sa mundo? Mas matatanggap ko pa nga yata kung sasabihin nilang kusa na lang akong napunta sa mundong to. Kesa naman malaman mong may mga magulang ka nga, pero parehas namang walang pakialam sa'yo. Kung bakit ko nasabi sa inyo ang tungkol dito, yun ay dahil malaki ang kinalaman nito sa kwentong ibabahagi ko ngayon sa inyo, Miss Clar. Kwento ito ng sapilitang paghahanap ko sa aking ama. Nang bigla na lang siyang mawala nung nagkaroon siya ng ekspedisyon sa Luzon. Kayo na po ang bahalang mag-ayos ng kwento ko. Hindi kasi ako ganun kahusay sa pagsusulat. Gusto ko lang po talaga itong ibahagi sa inyo. Dahil sa dami ng kaganapang na ipanalo ko sa buhay, hindi ko naman naakalaing ito ang pinaka-espesyal. Ako nga pala po si Isabel. At ito ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Elo, bakit naman po ako? Imbis na ipapahinga ko na tong mid-year break eh, paakitin niyo pa ako ng bundok. Ano ba yung anak niyo? Bata ho ba yun na maliligaw? Isang linggo nang hindi nagpaparamdaman tatay mo. Hindi ka ba nag-aalala, apo? Parang hindi naman kayo nasanay doon, lo. Magpaparamdam lang naman yun pag naisipan niya. Isang linggo lang kasi yung pinakamatagal na hindi nagparamdaman tatay mo, Sabel. Hindi normal yung isang buwan. Pabayaan nyo na siya, lolo. Baka napunta na dun sa sinasabi niyang kakaibang mundo at hindi na nakauwi. O kaya naman, nakahanap na ng bagong pamilya doon. Ay, nako. Kung kaya ko lang talaga umakyat ng bundok, hindi kita papakiusapan ng ganito, apo. Ano ba naman kasi, lolo? Bakit ho ba kasi kailangan ako pa? Taga-search and rescue ba ako? Lolo naman eh. O sige, ganito na lang. Isipin mo na lang ito yung hihingin kong pabor sa'yo bago ka magtuloy ng koleyo sa Maynila. Ano sa palagay mo? Naku eh, bakit hindi nyo naman sinabi agad, lo? Sus, hahanapin lang pala eh. Malakas ang radar ni Mikey basta lalaki ang pag-uusapan. Siguradong sasamahan ako nun. Alam nyo namang hilig din nun mag-hike eh. San ho ba nagpunta yung anak nyo? Sa Luzon. Nabanggit niya sa akin. Sa Bicol daw. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng naturang bundok. Bilang respeto na din sa mga lokal na naroon. Agad akong nagpunta sa bahay ni Mikey. May sarili kasi siyang desktop. Makikigamit na lang ako para hindi ko na kailangang magbayad pa sa computer shop. Plano ko kasing mag-research tungkol sa bundok. Taong 2014 po ito naganap. Bagamat may mga cellphone na noon na touchscreen, bagamat kaya naman akong bilhan ng Lolo Estacio, aaminin kong hindi ko priority ang magkaroon din ng ganong bagay. Mas gusto ko kasi ang nagbabasa ng libro. Keypad lang ang cellphone ko noon at bihira ko din yon na nagagamit. Pang-emergency lang talaga in case na kailanganin. Mikey! Sisteret! Ay, sorry, sorry, sorry! Ay, bruwa ka! Ba't hindi ka malang kumakatok? Kakaloka ka? Tsaka alisin mo na nga yung kamay mo sa mukha mo. Hindi mo naman tinakpan yung mga mata mo eh. Buisit ka talaga. Bakit naman ako kakatok ay dati naman akong pumapasok na lang dito sa kwarto mo? Eh dati na yun nung wala pa akong Andrew. Iba na ngayon sis.
Oo na. Sige na. Kala mo naman talaga mahal siya nun. Ano yun? May sinasabi ka ba? Wala akong sinasabi. Sabi ko, mukhang mahal na mahal ka. Eh, alis muna ako ha. Mamaya na lang natin ituloy. May istorbo kasi. Ay naku, pasensya na ha. Pero wala akong paki sa'yo. Bukas ka na bumalik. Maghapon kong hihiramin tong bestie ko. O kaya sa susunod na araw na. O di kaya wag na kaya. Ano ka ba, girl? Huwag mo naman ganyan ni si Papi. Anong Papi? Ano yan, aso? Ito naman, no? Nagsiselos ka lang eh. Hindi naman kita nabibigyan ng sapat na atensyon, sisi ko. Oo, isa na yun. Lagi ka na lang busy eh. Ay, sakit niyo sa mata. O sige na, alis na ako. Eh, babe, text mo na lang ako kapag wala na dito yung babaeng yan, ha? Hoy, may pangalan ako, ha? Oh, tingnan mo yan. Napakabastos talaga. Ano ka ba naman, sis? Tama na yan. Umalis na yung tao, eh. Ay, nako. Ikaw, ha? Huwag kang iiyak-iyak sa akin kapag niloko ka ng visit na yun. Ay, nako. Napakanega mo talaga. Eh, ano ba? Ba't ka ba nandito? Eh, kasi makikigamit ako ng computer. Yun lang? Eh, ba't pumasok ka ba dito? Eh, nasa labas lang naman yung computer, girl, na ano ba yan? Eh, syempre magpapaalam ako sa'yo. O siya, iwan na kita dyan. Tignan mo tong baliw na to. Akala ko naman magchichikahan tayo, pinalayas ko pa si Andrew. Iiwan mo din naman pala ako. Che, sasabunutan kita dyan eh. O sige, ikaw na lang pala mag-research para sa akin. May hihingi din kasi sana akong favor sa'yo. Daming demand eh ah. Hindi naman malayo mula sa bahay ni Lolo ang apartment na tinitirahan ni Mikey. Best friend na kami since day one sa high school. Hanggang na mga panahong yon, masasabi kong matatag ang friendship namin. Hanggang sa dumating yung Andrew sa buhay niya. Hindi naman sa nagagalit ako ng walang dahilan. Pero sadyang bastos talaga ang lalaking yon. Sila na ni Mikey nung sinubukan akong pormahan ng loko. Totoong gwapo siya, matangkad at macho. Nangako pa na ako daw ang seseryosohin at pagbibigyan lang ng kapritsyo si Mikey. Nasampal ko talaga siya noon. Nung oras na gawin niya yon, yun din ang time na nawalan ako ng amor at respeto sa kanya. Hindi ko na yun sinabi pa sa best friend ko dahil dalawa lang naman ang pwedeng kahantungan noon. Lalo pa at head over heels ang baklita dun sa manluloko. Pwedeng hindi niya ako paniwalaan at masira ang pagkakaibigan namin. O maniniwala siya, pero syempre, alam kong masasaktan pa rin siya. Ano't ano pa man, ayokong makitang umiiyak si Mikey. Marami na kaming pinagdaanan at nalampasan ng magkasama. At deserve niyang maging masaya, kahit pa nga sabihing hindi yun permanente. Alam mo, tama-tama yung offer mo. Nagpaplano din kasi kami mag-camping ni Andrew at mag-stay sa bundok kahit 3 days lang. Hindi tayo magka-camping, no? May hahanapin tayo. Tsaka ikaw lang ang niyaya ako. Ay, nako girl. Gusto ko maging fair sa inyo dahil parehas ko kayong mahal. Pero ano namang gagawin ko kung ganyan kayo parehas? Eh, gusto ko nga kitang samahan. Eh, kaso, sigurado sasama din naman si Mikey whether you like it or not. Dahil kami nga yung may naunang plano. So... Oh, sige na, oo na. Diyos ko, kung hindi lang kita mahal na baklita ka, mawawalan din talaga ako ng pakialam sa'yo. O baka naman ilibre mo pa yun sa lahat ng gastos, ha? Abay, syempre naman. Ako yung may work, remember? Tsaka nag-aaral pa yun. Gaga, nag-aaral din naman tayo, no? O sabihin mo... Shh! Stop na! Okay na yon. Ihayaan mo na lang ako. Masaya naman ako sa ginagawa ko eh. Nakabalance ang lahat kaya wala kang dapat ipag-alala, okay? Ay nako, o sige na nga. May tiwala naman talaga ako sa'yo eh. Ayoko lang na mapapabayaan mo yung sarili mo ah. Ang dami mo kasing obligasyon. May pinsan ka nang pinapaaral, dumagdag pa yung... Ewan ko sa'yo. So ano,
Anong plano? Kailan ang punta natin sa Luzon at ilang araw? Ah, oo nga pala. Aralin ko muna itong bundok na sinasabi mo. Matignan nga. Ah, ang laki naman pala nito. Paano natin mahanap dito si Tito? Kailangan pa natin mag-report sa kapulisan doon. Pero I wonder, kasi parang walang tatagal na search and rescue sa ganitong katarik na bundok. Eh kaya nga gusto ni Lolo, personal daw akong sumama. Kasi kung iaasa lang daw sa otoridad, posibleng sukuan din. Sabi kasi ni Lolo, last 2 weeks ago, tumawag na din siya sa station ng mga pulis doon. Hanggang ngayon eh, wala naman daw matinong resulta. Hindi sila mag-a-update kung hindi tatanungin. Oh, ano yan? Ba't naniningkit yung mata mo? Tsaka bakit ganyan ka makatingin? Nakagandahan ka sa akin, no? Gaga, mas maganda ako sa iyo, no? Nagtataka lang ako. Eh, wala ka bang lagnat, ha? Sure ka bang okay ka lang? Ano bang sinasabi mo dyan? Eh, kailan ka pa naging concern sa tatay mo? Ay nako, nami-misinterpret mo lang ako bakla. Hindi ko to ginagawa dahil concerned ako. May kapalit to, no? Ay, bad. Witch ka talagang babaita ka. Hoy, practical lang ako. Tsaka wala nang libre sa panahon ngayon, no? Eh ano ba kasi yung kapalit na yan at napilit kang hanapin yung tatay mo? Ano pa nga ba? Eh di yung ultimate goal ko ngayon na ayaw pagbigyan ni Lolo. Ay! Seryoso? Pumayag na si Lolo Estacion na magjowa ka na? Baliw? Anong jowa? Wala sa isip ko yan, no? Sakit lang sa ulo yung mga lalaking yan. Eh ano nga? Alam nga naman payagan ka naman niya mag-aral sa Maynila. Eh halos ayaw ka na nga nung pagnobyuhin eh. Teka, parang ang lawak ng ngiti mo ah. Eh, hindi nga. Seryoso? Sasama ka sa akin sa Maynila? Yes naman, Sisi. Sa Manila na ako magka-college. Yun na kasi yata talaga ang pinakamasayang bagay na natanggap ko sa buong buhay ko noon. Okay naman sa aking manatili sa amin sa Cebu. Marami din namang magagandang eskwelahan doon at hindi din naman kami nahuhuli sa maraming bagay. Yun nga lang, aaminin kong iba sa pandinig kapag sa Maynila nag-aaral ng kolehiyo. Lalo na sa mga sikat na paaralan doon, gaya ng UST, De La Salle o di kaya naman Ateneo. Hindi naman sa pagyayabang pero parehas kaming nasa top ng kaibigan kong si Mikey. Mas matalino nga lang siya sa akin at promoted na din para maging valedictorian. Ako naman, nasa top 5 kaya alam kong deserve din namin ang makapag-aral sa mga kilalang universidad sa Maynila. Sa edad na 19, nagtatrabaho na bilang call center agent si Mikey. Madiskarte at masipag talaga siya. Kaya kahit nung 17 pa lang siya, nagawa niya ng pekee ng edad niya para makapagtrabaho. Sabel, apo, wala namang problema sa akin si Mikey. Alam na alam kong isasama mo yon. Pero yung nobyo niya, sigurado akong walang gagawing tama yon. Baka mamaya yun pa'y magbahamak sa inyo. Sa totoo lang parehas lang po tayo ng pakiramdam sa lalaking yun, Lo. Pero wala naman akong magagawa eh. Parang ako pa nga ho ang nakikisali sa schedule nila ngayon. Eh hayaan nyo na. Kaya ko namang protektahan ang sarili ko laban sa kumag na yun kung sakali. May tiwala ako sa kakayanan mo, Apo. Pero para makasiguro, gusto kong dalain mo to. Tracking device yan. Gamit ko pa yan nung nasa serbisyo pa ako. Tsaka, huwag ka na umangal. Kailangan mo to. Kapag nagka-problema, pindutin mo lang tong pulang boto na to at marireceive yan sa istasyon. Mapapasaklolohan kita kung sakali. Wow, high-tech to ah. Sigurado ka, Lolo? Wala kang uupahan para maging stalker ko? Ano ka ba naman? Hindi yun stalker. Bantay mo yun noon. Oo na. Sabi mo po eh. Pero alam mo, Lo, sa dami ng paraan na ginawa mo para masubaybayan ako, dito talaga ako namangha.
Ito ba yung nakakonekta sa mga satellite sa labas ng mundo? Oo, yan nga yun. May ganyan talaga kami noon sa US tuwing sasaba kami sa gera. Eh, ingatan mo yan, ha? Oo naman, Polo. Pero, sang station ba yung sinasabi mo? Hey, basta! Masyado kang matanong! O sige na! Asikasuhin mo na yung gagamitin mo at lumabas ka na para sabay na tayo makakain. Eh kung may ganito naman pala kayo, bakit hindi nyo binigay sa anak nyo? Eh di na mo-monitor nyo sana siya at hindi kayo nahihirapang maghanap ngayon. Ay, kung alam mo lang nga po, ayaw talaga ng tatay mo na may nakakakita sa kilos niya. Lalo na't alam mo namang hindi lang siya basta umaakyat ng mga bundok. Nagte-treasure hunt din sila. Oo nga po pala. Dating nagtrabaho bilang US Navy ang lolo ko. Kaya nga nakaya niya rin akong suportahan mula elementary hanggang ngayong kolehiyo. Malaki po kasi ang natatanggap niyang pensyon. Dual citizen din siya. Kaya bukod sa ayudang nakukuha niya dito sa Pilipinas, meron pang nanggagaling sa US. At tama po, mula elementary dahil matapos yata akong ipanganak dito sa mundo at matutunan kong maglakad, tuluyan na rin akong pinabayaan ng mga magulang ko. Nanlalaki ang nanay ko na ngayon ay may sarili ng pamilya. Habang yung tatay ko naman, simula nang lokohin siya ng nanay ko, buong buhay niya ay inilaan niya na lang sa paggagalugad ng bawat bundok dito sa Pilipinas. Obsessed treasure hunter din po siya. Mikey, bakit ba? Shh! Alam ko na. Sorry na kaagad. Wala kasi maiiwan sa bahay kasama niya. Ano ba yung pinsan mo? Batang musmos? Eh mas ahead nga sa'yo yun ng isang taon, di ba? Huminto lang muna kasi ayaw ding mag-aral mag-isa dito. Gusto laging nakadikit sa'yo. Arte-arte. Hindi ba siya pwedeng maiwan dyan sa inyo? Girl naman, unawain mo na lang. May trauma na yan mag-isa. Hindi ba nga't pinalayas yan? Pinalayas ng nanay niya kasi ayaw siyang paniwalaan na muntik na siyang rapin ng stepdad niya. Kasi nahuli sila na siya ang nakapatong. Shhh! Ano ba? Be sensitive naman, baka marinig tayo. Ay nako, bakit ba tayo napunta sa ganyan topic? Ikaw ang nauna eh. Oo na. Pero sige na oh. Hayaan mo na siya sumama sa atin. Hindi naman siya magpapabigat eh. Eh mahihindian ba kitang baklita ka? Basta ayokong makarinig ng pag-iinarte mamaya ha. Tatampalin ko talaga yan. Hindi yan. O sali ka na. Baka maiwan pa tayo ng barko. Hindi naman sa pag-aano, pero mabigat talaga ang loob ko sa lahat ng malalapit sa kaibigan ko ng panahong yon. Introvert siyang tao kaya bihira siyang makipag-socialize. Dati, kami lang talaga ang magkasama palagi. Hindi ko rin naman masabing nagsiselos lang ako. Sadyang iba ang kilos ng mga yon sa pangkaraniwan. Sa barko naman, nakapagpahinga kami. Pagbaba namin sa Legazpi ay dumiretso na din kami sa bundok na kailangan naming akyatin. Pero nasa sasakyan pa lang kami papunta sa jump off point, bigla na lang tumawag si Lolo Estacio. Kuya, dito na lang po kami. Para po! Kuya, para po! Huy, babaita! Nasa van ka, wala ka sa jeep! Anong parang pinagsasabi mo? Eh ano ba kasi dapat? Kuya, hinto na po! Tsaka saan po ba pwedeng sumakay papunta sa... ano nga yun? Malilibot? Basta yung may ganun. Malilibot? Baliw, baka malilipot yun. Ayan o, nasa Google Map. Malapit na tayo doon. Bakit ba? Ano meron doon? Ah, ganun ba? Eh, pakisabi na lang doon sa driver, doon tayo ibaba. O sige na, ako na. Basta tumigil ka na sa kakasigaw ng para, ha? Eh, nakakahiya ka kasi, nasa pinakalikod pa naman tayo. Muli kong hinanap ang number ni Lolo. Pagbaba namin, tatawagan ko siya ulit para makumpirma yung sinasabi niyang sityo kung saan nanggaling daw yung tawag mula sa cellphone ng tatay ko.
Kahit papano, nakahinga ako ng maluwag. Hindi na kasi kami mahihirapang hanapin siya sa bundok. Ilang saglit pa nga lang ay nakababa na kami sa public market. Doon na kami nagtanong ng daan papunta sa destinasyon namin. Natawagin na lang natin sa pangalang Sitio Tinago. Dahil apat nga kami at may mga bag na bitbit. Isang tricycle ang inarkila namin. Mataas nga lang ang singil dahil ayon sa driver. 2 oras daw ang magiging biyahe namin. Mula sa terminal nila hanggang sa nasabing sitio. Hindi na ako nagatubiling magbayad. Si Andrew naman, sumusubok pa sanang makipagtawaran. Pero iniabot ko na agad ang hinihinging bayad ng driver. Oh, anong gagawin natin dito, babe? Akala ko ba mag-hiking tayo? Babe, kailangan muna natin samahan si Isabel. Hanapin muna natin yung tatay niya. Uunahin nating hanapin si Tito Darren. Eh, hindi naman pala outing itong gagawin natin eh. Ano makakala mo? Taga-search and rescue tayo? Oo nga. Hindi ko rin alam na ganito pala yung gagawin natin dito. Ang layo-layo ng biyahe tapos... Tapos ano, ha, Miranda? O ikaw, Andrew? Kung makareklamo kayo, may ginastos ba kayo, Miss Kisingkong Duleng? Di ba wala naman? Ang aarte nyo. Hindi mo ba sinabi sa kanila, Mikey? Eh, ganun rin naman kasi yun eh. Parang outing na din to. Mas importante lang na mahanap natin si Tito. Yun naman pala eh. Anong nare-reklamo nitong 2 asungot mo? Kanina ka pang babae ka. Masyado kang bida-bida. Alam mo, Andrew, pwede kang umuwi kung gusto mo. Kayo nitong si Miranda. Total parehas kayong mareklamo. Talaga? Abay, teka nga muna. Magsitigil nga kayo. Ano to? Nagtatapon tayo ng pera sa pamasahe? Walang aalis dahil lahat mag-TTS. Nandito na tayo kaya gagawin natin yan. Yun ang dapat lang gawin. Babe naman, ang unfair naman nito. Hindi naman namin gustong tumulong sa paghahanap na yan. Fine. Kung gusto nyo, may kanya-kanya naman tayong tent. Dito pala maghiwalay-hiwalay na tayo ng ruta. Basta ako, si Isabel muna isasamahan ko dahil kailangan niya ng tulong. Kayong dalawa ko ayaw yung tumuloy. E di dito na lang muna kayo magstay. Hintayin niyo na lang kami makabalik. O sige, okay talaga ako doon. Hindi ko na kayang maglakad ng malayo eh. Ang putik pa doon oh. Sige ako din, dito na lang muna ako. Oh, akala ko ba Mikey, sabi mo takot mag-isa tong si Miranda. Eh bakit ngayon magpapaiwan dito sa kawalan? Hindi naman ako nag-iisa eh. Kasama ko si Kuya Andrew. Kuya? Eh mas matanda ka pa nga sa lalaking yan eh. Ano bang problema mo? Palibasa ikaw kasi, bastos ka. Umalis na nga kayo. Nakakasira ng araw yung pagmumukha mong babae ka. Halika na be. Hayaan na lang muna natin sila dyan. Kailangan natin marating yung sitio bago magdilim. Alas 3 pa lang naman no. Baka bago mag alas 5 nandun na din tayo. At hahanapin pa natin yung tamang daan. Ay nako, wala din naman akong planong sagutin niyang kapritsyo ng nobyo mong hilaw no. Hindi ako basta naaapektuhan sa mga ganyang salita. Eh kaloka naman kasi si Kuya eh. Hindi naman sinabing hindi pala tayo madadala sa mismong sitio. Abay, dito lang pala tayo ihatid sa bukana. Eh ang layo din naman kasi talaga. May 1 oras din yata tayong nagbaybay kanina papunta dito eh. Grabe, paanong napadpad yung anak ni Lolo sa lugar na to? Anong anak ni Lolo ang pinagsasabi mo? Gaga ka, tatay mo yun. Nandito ka lang at hinahanap mo siya oh. Kunwari ka pang walang pakialam dyan. Ano ka ba? Sinabi ko na nga sa'yo dahil lang yun sa napagkasunduan namin, di ba? Eh, maiba tayo. Sigurado ka okay lang sa'yo maiwan yung 2 yun doon? Baka abutin tayo ng 2 araw. Ayos lang yan. May kanya-kanya naman silang pang support sa sarili nila sa loob ng 3 days eh. Alam mo ikaw, napaka-inosente mong tao. Sobrang bait pa kaya palaging inaabuso. Ay nako ka talaga. Ano ba kasi yung tinutumbok mo, girl? Kung iniisip mo na lolokohin ako nila, imposible yan. Lalo na si Miranda. Sa palad ko na siya kumakain. Kalokohang aahasin niya ako, no?
Hindi mo pa talaga alam kung anong kayang gawin ng mga taong mahilig magmanipula, no? Pero sige, since pinagkakatiwalaan mo naman sila, ganun na din ang gagawin ko. Tsaka, pabor din naman sa akin na hindi natin sila kasama eh. Mas magaan at tsaka mas mabilis tayo. Mas masaya pa ako kasi nasolo na kita ulit sa galaan. Ang okay mo na ha? Mamaya niyan, isipin ko ng crush mo ko. Sige ka. Oh, bakit? Masama ba yun? Paghanga lang naman ng crush ha. Ang dami kayang bagay na pwede kong hangaan sa'yo. Oh, hindi ka nga lang talaga bakla. Boyfriend material ka eh. Baka nga husband material din balang araw. Oh, huy! Bakit ka huminto na dyan? Lika na! Anong sinabi mo? Crush mo ko? Oo, matagal na. Huwag kang mag-alala dahil hanggang dun lang yon. Oh, ano ba klaseng mukha yan? Nandidiri ka ba? Ayusin mo nga yung mukha mo? Pwisit kang babaita ka. Kalbuhin kaya kita dyan. Eh, crush nga lang yon. Paghanga. Bakit ba affected ka masyado? Tsaka mas lamang na best friend lang ang turing ko sa'yo, no? Humahanga lang ako, tapos syempre, nagpipray na sana yung magiging unang boyfriend ko someday, katulad mo. Alam mo, manahimik ka na. Hindi na ako natutuwa sa mga sinasabi mo. Iiwanan talaga kita dito, bruha ka. Oo na, sige na. Bilisan na lang natin. Kahit habang nauuna ako maglakad, natatawa pa rin ako kay Mikey. Namumula kasi ang mukha niya noon at hindi maipinta. Parang gulat na gulat talaga. Pero ilang minuto lang naman at bumalik na kami sa dati. Mas lamang kasi na komportable kami sa isa't isa. At walang awkward moment ang hindi namin nagagawang lampasan. Mag-iisang oras nang marating namin ang Sitio Tinago. Maliit na komunidad lang yon. Gaya ng mga nakasanayang bahay sa probinsya. Puro gawa sa light materials ang nadadaanan naming kabahayan. Gawa sa pawid at kahoy. May mga batang naglalaro sa labas. May nagsusunog ng kalat sa bakura nila. May nagwawalis, nagtatahip ng bigas at mga matatad nang nakatambay sa kung saan. Napapikit ako noon at pinuno ng sariwang hangin ang dibdib. Sa tanawin pa lang na yon, parang na-relax na ang isip ko. Para kasi akong bumalik sa taong 1980s. Lola, magtatanong lang ho sana kami. May tumawag kasi sa amin na nandito raw ho ito. Pakitignan niyo nga ho ang maigi. Kami po yung pamilya niya. Eh, kayo na ba yung pamilya? Aba't ang bilis niyo namang dumating. Tamang-tama ang napagtanungan ninyo. Eh, tara na kayo sa loob. Naroon siya at namamahinga. Kayo ho ang kumupkup sa kanya, Lola? Oo, ako nga. Nakita siya ng apo ko sa ilog, doon sa paanan ng bundok, habang nangunguha ng kuhol. Eh, hindi maganda ang lagay niya. Nabanggit ko doon sa matandang nakausap ko na sana eh magbitbit kayo ng panggamot. Para sa malalalim na sugat, eh may dala ba kayo? Oo, may medicine kit po kami dala, Lola. Eh oo nga pala. Bakit ang bilis ninyo? Taga rito lang din ba kayo? Naku, hindi ho. Galing pa po kami Cebu, Lola. May plano na din po talaga kami hanapin siya. Isakto naman ho nung tumawag kayo kay Lola Estacio, nandito na rin ho kami sa probinsya nyo. Eh, ganun ba? Mabuti naman. Ihanda nyo sana ang sarili ninyo, ha? Pinapangunahan ko na kayo. Hindi maganda ang lagay niya. Naiintindihan naman po namin, Lola. Isang buwan na po siyang nawawala eh. Mabuti nga po't buhay pa siya. Naroon siya sa loob ng kwarto. Eh, pasukin nyo na. Yumukod pa ako kay Lola bilang respeto at pasasalamat. Hindi totoong inaasahan kong masama ang lagay niya. Expert na siya sa pamumundok, kahit maligaw siya o mawala.
hindi siya magugutom dahil marunong siyang makasurvive sa wild. Unless nga siguro madisgrasya siya. Oh my God, sis! Si Tito Darren ba yan? Ano nangyari sa itsura niya? Maging ako noon, parang itinulos sa kinatatayuan ng tuluyang malantad sa akin ang tunay na kalagayan ng aking ama. Aware ako sa posibleng idulot ng mabagsik na kagubatan sa isang tao. Pero yung itsura niya ng mga sandaling yon, beyond imagination talaga. Sa palagay ko hindi lamang ito basta kaso ng pag-atake ng mga mababangis na hayop sa kagubatan. Huh? Anong ibig niyo sabihin, Lola? Maswerte kayo at nagawa niyang mabuhay matapos ng mga pinagdaanan niya. Makakapagkwento siya ng totoong nangyari sa kanya. Yun ay kung nasa katinoan pa siya paggising niya. Oongat butot balat siya. Inaasahan ko na yon. Pero ang mga uka sa balat niya, mula hita hanggang dibdib, na halos makita na ang mga buto niya ang hindi ko masikmurang tingnan. May sugat din siya sa mukha na parang tinapyesa ng pisngi niya. Bukod pa doon, hindi na rin kumpleto ang mga daliri niya. May mga putol doon gayon din ang mga daliri niya sa paa. Diyos ko, ano ho kayang may gawa nito sa kanya? May hayop po insekto ho bang kayang gawin yung ganyan? Eh mukhang hindi naman siya kagagawan ng insekto eh. Malinis yung pagkakatapyas ng balat niya. Parang sinadya yun. Anong ibig mong sabihin? Sis, mukhang tinorture si Tito Darren. Ibig mong sabihin may terorista sa kabundukan dito? O di kaya naman pwedeng gawin ng mga taong labas yan? Parang napaka-brutal naman yata. Lola, may mga masasamang loob po ba dito sa kabundukan nyo? Pero pagkakaalam ko, malakas yung turismo dito lalo na sa mga hikers. Hindi ko nga alam kung mga tao ang may gawa niyan sa kanya. Oo, ibig sabihin hayop nga ho. Parang ganun na nga. Pero masahol pa sila sa mga hayop na nandyan. Nagkatinginan na lang kami ni Mikey. Maging ako ay naguguluhan sa takot na nabasa ko sa mukha nung matanda. Si Mikey ang unang kumilos para gamutin ang mga sugat ng tatay ko. Sinubukan kong tumulong pero nanginginig ang mga kamay ko. Para kasing nararamdaman ko ang kirot at sakit noon. Tuyong-tuyo din ang mga labi niya kaya ang ginawa ko na lang. Kumuha ko ng malinis na bulak. Binuhusan yon ng malinis na tubig at itinapat yon sa labi niya. Kakailanganin niya malagyan ng suwero, sis. Mahina na yung pulso niya. Sa palagay ko, dehydrated na siya. Posible may infection din dahil sa mga sugat niya. Pero ang tanong, paano natin siya madadala sa ospital? Makikiusap na lang siguro tayo sa mga lokal. Kung pwede, madala siya kahit sa bukana lang papasok dito sa sitio. Bayaran na lang natin sila. May signal naman na dun eh. Makakatawag na tayo ng tulong. Oo, sige. Padilim na kasi. Baka mahirapan tayo kung ipipilit natin ngayon siya ilabas. Makakapagtiis naman tayo na isang gabi dito, di ba? Oo naman. Para yun lang eh. Okay lang ba kung... Ikaw na muna dyan. Lalabasin ko lang si Lola. Walang problema. O sige na, balitaan mo na lang ako sa mapag-uusapan nyo. Kesa naman bigla ka na lang himatayin dyan. Baka imbis na umu-okay na ako eh, lalo pa madagdagan yung nervyos ko. Ayan na, putlang-putla ka na dyan, no? Yun din ang pakiramdam kong mangyayari sa akin kapag nanatili pa ako sa loob. Matapang ako sa ibang bagay, pero hindi sa ganong senaryo. Idagdag pa na tatay ko ang nasa sitwasyon.
Kahit naman kasi sabihing wala akong pakialam sa kanya, iba pa rin ang nagiging reaksyon ng katawan ko. Paglabas ko, inabutan ko si Lola sa labas. Nakaupo at nakatanaw lang sa katapat na bundok. Maging ako ay napatanaw na lang din doon. Pilit ko pa rin pinapakalma ang sarili noon. Panay ang buga ko ng hangin at pinagkikis-kis din maging ang mga kamay ko. Ganun kasi ang ginagawa ko kapag inaatake ako ng matinding nerbiyos. Mag-iisang taon na simula nang magpaalam ang asawa ko na aakyat sa bundok at maghahanap ng gulay. May sakit kasi ako noon, kaya kailangan ko ng masustansyang pagkain. Simula noon eh, hindi na siya nakabalik sa amin. Ilang beses na namin ginalugad ang kabundukan, pero hindi na namin siya nakita. Pasensya na po, Lola. Nakikiramay po ako. Hindi ka dapat makiramay, Apo. Naniniwala akong buhay pa si Pedrin. Hindi siya pwedeng mamatay ng ganun-ganun lang. Naiintindihan ko po, Lola. Sabel, iyon ang pangalan mo, hindi ba? Opo. Paano niyo po nalaman? Hindi ko pa naman po nababanggit sa inyo. Ako naman si Lola Miding. Sabel ang pangalang tinatawag-tawag ng iyong ama nung panahong nagdedeliryo siya. Humihingi siya ng tawad. Ang sabi, mahal na mahal ka daw niya. Ano ho? Heto, kuhanin mo ito. Bit-bit ito ng ama mo. At halos ayaw bitawa nung mapadpad siya dito. Kung hindi ako nagkakamali eh, ito din yung itak na madalas ikwento sa akin ng asawa ko noon. May drawing pa nga siya ng eksaktong itsura at hugis nito. Ano ho ito? At bakit alam ng asawa niyo? At para saan po ba to? Taniyag ang itak na yan sa kwentong bayan dito sa amin, iha. Bagamat hindi ako taga rito, dahil sa asawa ko'y nalaman ko ang usap-usapan tungkol dyan. Hindi naman sana ako maniniwala kung hindi ko lang to nakita ng personal. Natatangi ang itak na ito sa lahat. Nagagawa nitong pumatay hindi lamang ng mga lamang lupa o di kaya ay ng mga masasamang elemento, kung hindi pati mga aswang. Aswang? Masamang elemento ho? Totoo ho ba yung mga yun dito, Lola Miding? Hindi ko rin alam, iha. Wala pa naman akong naengkwentro simula nang dumating kami dito. Pero matapos maglaho ng asawa ko, tapos ay napadpad dito ang iyong ama na ganun ang itsura. Ayoko man pero naniniwala akong may kinalaman ng mga sinabi ko sa nangyari sa kanya. Kung hindi masasamang elemento, marahil ay aswang ang dahilan kung bakit siya nagkaganyan. Hindi na ako kumibo. Ayoko siyang kontrahen sa paniniwala niya. Lalong ayokong makabastos kung hindi man magpanagpo ang mga paniniwala namin. Kahit papano kasi, ng mga panahong yun ay paangat na din ang digital era. May ilang bagay na akong nakikitang high-tech, gaya na lang ng bit-bit kong tracking device ng mga sandaling yon. Sikat daw sa kwentong bayan ng itak na to? Bukod sa mukha na siya normal na itak na may kakaibang disenyo, ayan at kalawangin na natin. Ano namang special dito? Hindi po nakikita yung kapangyarihan yan kapag gagamitin lang ng tao sa pagsisibak ng kahoy. Ay, alam mo magkakasundo tayong dalawa. Anong pangalan mo? Ikaw ba yung apo ni Lola Miding? Anong alam mo sa itak na to, ha? Isa-isa lang naman po ang tanong. Mahina po yung kalaban. Ganon? Eh, sorry naman. Apo po ako ni Lola. Hindi naman po ako makakapasok basta dito kung hindi ako dito nakatiri. Ako nga po pala si Nonoy. Alam mo, Nonoy, piloso po ka din, no?
pilosopo po? Ano po yun? Mabait po bang ibig sabihin nun o matalino? Matalino, yun ang ibig sabihin nun. Eh, oo nga pala, Noy. Kaya mo bang palabasin ang sinasabi mong kapangyarihan ng itak na to? Naku, hindi ho. Kasi ayon sa alamat, tanging ang nagmamay-ari lamang yan yung may kakay na magpalabas na kapangyarihan yan. Di ba yung tatay niyo ho yung may-ari niyan? Oo. Eh, kaya lang, hindi pa siya nagigising eh. Magigising din po yan. Lalo na ngayon na nandito na po kayo. Sigurado akong lalakas na siya ulit. Paulit-ulit kanyang hinahanap nung nililinis ko siya eh. Talaga? Mahal na mahal siya ng tatay niya, di ba, Noy? Oo. Umiiyak pa nga siya habang tinatawag niya yung anak niyang si Sabel. Eh, nagsisisi na siguro siya at handa na makabawi. Nagsisisi ho? Bakit po? May kasalanan po ba siya sa'yo, Ate Isabel? Ha? Hindi, wala naman. Iniwanan niya kasi ako. Hindi niya ako sinama tapos hindi na siya nagparamdam, di ba? Ah, ganun po ba? Siguro, makulit ka kaya hindi ka niya sinama. Oo, ganun nga siguro. Gising na siya! Pasukin niyo na! Bilisan ninyo! Dahil hindi ko siya makontrol! Nasaan yung itak ko? Ibigay niyo sa akin yung itak! Sabel? Ikaw ba yan, Sabel? Anong ginagawa niyo? Bakit kayo nagwawala? Anak, nakita mo ba itak ko? Kailangan natin yung bago sila dumating ulit. Nasaan na? Nandito ko, nasa akin. Pwede bang kumalma muna kayo? May bata dito na pwedeng matroma sa kakasigaw nyo. Eh, pasensya na. Eh, pwede ko bang makita itak ko? Eh, ito. Salamat at nandito ka pa rin. Ligtas na ako. Ligtas na ako laban sa kanila. Maiwan na muna namin kayo, Sabel. Mikey, dito ka lang. Eh sis, ito na siguro yung tamang oras. Sige na, kaya mo yan. Eh hindi Mikey, ayoko. Eh isipin mo na lang kailangan natin malaman kung ano talaga nangyari sa kanya. Kaya sige na, para kung willing na siyang umuwi, makakauwi na din tayo kaagad. Marahas akong napabugan ng hangin. Nang tingnan ko ulit ang tatay ko, halos yakapin niya na yung itak. Sariwa pa ang mga sugat niya sa katawan, pero parang hindi niya yon alintana. Nang lumabas na silang lahat, wala na din akong nagawa. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo lang doon. Hindi ko alam kung paano ako lalapit o kung ako ba ang unang magsasalita. Tinititigan niya lang kasi ang itak na hawak niya. Hindi ko mabasa kung ano ang iniisip niya. Pero hindi yun matatapos kung hindi ko sisimulan. Gusto ko na ding makauwi nang ma-enjoy ko pa ang nalalabing bakasyon. Tay, ano po bang nangyari sa inyo? Nag-aalala na si Lolo. Pasensya na. Patawad ka mo. Umuwi na ho tayo. Hindi. Hindi ako uuwi hanggat buhay yung mga yan. Tay! Bakit ho? Kailangan kong bumalik. Papatay ko sila! Papatay ko sila! Sino ho? Sinong papatayin nyo? Yung mga halimaw, kailangan ko silang patayin. Ito lang yung makakapatay sa kanila. Kailangan nyo munang magpagamot, Tay. Marami kayong sugat. Tsaka, sobrang payat nyo pa. O sige, magpapalakas muna ako dito. Dito muna ako magpapalakas bago ko sila babalikan. Nangako ako sa inyo. Babalik ako kayo. Pero Tay, sa ospital niyo po kailangan magpagaling. Hindi ako alis dito. Dito lang ako anak. Hindi ako pwede lumayo. Kailangan nila ako. Huwag niyo ako ilayo. Okay. Sige ho. Hindi na kung ayaw niyo. Gusto kong maiyak sa nakikitang sitwasyon ni tatay.
wala akong pakialam sa kanya. Pero ng mga oras na yon, parang may kung anong kumurot sa puso ko. Para na kasi siyang nababaliw. Hindi tulad ng dati nang sobrang tahimik niya at minsan lang magsalita. Ngayon ay nalalaki ang mga mata niya habang umuugoy ang kanyang katawan. Yakap-yakap niya ang itak habang bumubulong. Aligaga din siya at konting kaluskos lang para na siyang natataranta. Oh, sis, bakit? Ano nangyari? Sa tingin ko, hindi na okay yung mental health ni Tatay Mikey. Hindi imposible yan. Sa tindi ng tromang tinamon ng katawan niya eh. Sinabi niya ba kung ano nangyari sa kanya? Ang sinabi niya lang, kailangan niya daw bumalik doon at patayin yung mga halimaw. Tapos, may ililigtas. Parang ganun yung ibig niyang sabihin eh. Halimaw? Anong halimaw? Yun daw ba yung may gawa sa sugat sa katawan niya? Posible. Hindi ko naman maintindihan kung galit ba siya o natatakot. Iba-iba yung emosyon niya kanina eh. Halo-halo. Magiging okay pa kaya siya, sis? Nakikita ko matibay si Tito Darin. Kung yung matinding trauma na yun na kaya na niya lampasan, yun pa kaya? Pero it takes time, sis. Kailangan siguro sa ngayon dalhin muna natin siya sa ospital. Ayaw nga niya eh. Umiiyak siya nung sinabi kong dadalhin siya sa ospital. Nagmamakaawa na wag daw siyang ilayo. Dito na lang daw siya magpapagaling. Eh mukhang desidido siyang bumalik sa bundok na yun eh. Yung tuklo nga pala sa itak. Sa tingin mo, totoo yung kwento? Napapalabas ni Tito Darin yung kapangyarihan nun? Wala namang bago sa itak eh. Niyakap-yakap niya lang tapos sabi niya safe na daw siya. Nako, mukhang totoo nga ah. Anong plano mo ngayon? Ay, hindi ko na rin alam eh. May maisasuggest ka ba? Kung ako lang kasi gusto ko nang umuwi. Ang ikinakabahala ko lang, baka magwala si tatay kung pipilitin natin siyang umuwi. Kakaiba talaga yung kilos niya eh. Eh kung ganyan naman pala eh, idihiya muna natin siya dito. Siguro naman alam niya yung ginagawa niya. Eh paano? Dito muna tayo. Yung dalawa na naghihintay sa atin. Pupuntahan ko sila bukas. Kukumbinsin ko na pumarito na lang muna. Pero kung ayaw naman nila eh, dimuwi na lang siguro sila. Eh sigurado ka ba pipiliin mo ko? Paano kung magtampo sila sa'yo? Sis, higit kailanman. Ngayon mo ko higit na mas kailangan. Yung gusto naman nila, leisure lang yun eh. Marami pang time para makapag-outing. Thank you, Mikey ah. Kung alam mo lang talaga kung gaano kalaking impact na nandito ka at kasama ako. Salamat talaga ah. Sus, ginagawa ko lang naman yung obligasyon ko bilang kaibigan eh. Ang dami ko rin pinagdadaanan na hindi mo ako iniwan. Napansin ko kasing mabilis natin lalalampasan ng kahit gaano kabigat na pagsubok basta magkasama tayo. Alam mo yun, kahit sobrang negative na, magaan pa rin kasi nandyan ka tapos nandito ako. Nakakatuwa naman kayong magkaibigan, ano? Aba ay magiging matatag at matibay kayong mag-asawa kung sakali. Lola, pwede po ba maging mag-asawa yung parehas na babae? Noy, hindi ako tunay na babae. Nagbibihis babae lang ako. Eh bakit niyo po ginagawa yun? Ayaw niyo po ba ng mga kasuotan ng mga lalaki? Eh kung sa bagay, nung tinuli nga ako, sinuot ko nga din po yung palda ni Loli. Masarap nga po siya sa pakiramdam. Alamig nga po nung pumapasok na hangin eh. Idinaan ko na lang sa tawa yung pamumula ng magkabila akong pisngi noon. Totoo din kasing crush ko siya kahit noon na hindi pa siya nagpapalit anyo bilang babae. Kung titingnan mo kasi si Mikey ngayon, mukha na talaga siyang babae. Mahaba ang straight at shiny na buhok. Tama lang din ang katawan. Hindi malaki at hindi payat. Pero hindi rin mapagkakamalang panlalaki. Tapos, nakabihis pang babae na din. Ang tanging bagay na lang sa katawan niya na nagpapahiwatig na isa pa din siyang lalaki, eh yung Adam's apple niya.
Hindi pa ako inaantok eh. Nababahala kasi ako sa mga pwedeng mangyari. Kakaiba talaga yung kaba ko. Paano kung totoo yung mga masasamang elemento o aswang na binabanggit ni Lola Miding? Eh di totoo. Ano ba magagawa natin kung kasama natin sila nag-exist dito sa mundong to? Papatayin daw sila ni tatay. Eh, ikaw ba naman? Ganun ang ginawa sa'yo? Pagdarasal mo lang? Siyempre gaganti ka, no? Siguro dala na din ang pag-iisip sa kung ano-anong bagay. Kaya pasado alas tres na ako ng madaling araw nakatulog. Sinadya kong sa tabi ng higaan ni tatay yumukyok. Dahil may pakiramdam ako na may gagawin siyang hindi maganda. Nakumpirma lang ang hinala ko. Nang magising ako kinabukasan sa sigaw ni Mikey. Nawawala daw ang tatay ko kasama yung itak nito. Marahil ay bumalik siya para maghigante. Kaya pala ang dami niyang nakain kagabi. Eh pasensya na kayo. At hindi ko na malayang nakalabas na siya ng bahay. Wala ho kayong kasalanan. Ako nga ho na nakayukyok pa sa tabi niya, hindi ko na malayan. Eh sis, anong gagawin natin? Maghihintay tayo dito. Ano? Napapaliw ka na ba sis? Eh anong gagawin natin? Susundan natin siya. Saan? Eh mukha bang alam ko? Basta ang importante halika na. Siguradong hindi pa nakakalayo yun. Ay Diyos ko naman. Ano bang pumasok sa isip ng tatay mo? Kabisado ko po yung bundok na yan. Sasamahan ko po kayo. Pero apo. Lagi ko din naman pong hinahanap si Lolo eh. Malay nyo ngayon, mahanap ko na siya. Asya, sige. Sumigi ka. Basta't lagi kang mag-iingat ha. Naku Noy, baka kumapaano ka dun ha? Hindi niyo po ako kailangan intindihin. Kayang-kaya ko po yung sarili ko. Baka nga ako pa yung magtanggol sa iyo eh. Ay ganon? Matapang naman pala eh. O tara na. Sigurado ho ba kayo na isasama namin si Nonoy, Lola Miding? Paano ho kayo dito? Kaya kong mag-isa iha. Ipagdarasal ko ang kaligtasan ninyo. Kahit nang binabaybay na namin ang daan pabundok, naroon pa din ang pagdadalawang isip ko. Ngayon pa kasi na hindi na lang paghahanap ang gagawin namin. May ideya na din ako sa pwedeng makasagupa namin. Nasa kalagitnaan na kami ng pag-akyat. Nang maalala ko yung dalawa naming kasama na naghihintay sa amin sa labas ng sitio. Hindi ko na nga sila masyadong iniisip sis eh. Ligtas sila doon, hindi natin sila dapat alalahanin. Si Dito Darin yung kailangan natin matagpuan ng buhay. Ikaw lang din naman ang iniisip ko. Baka lang nag-aalala ka na din sa kanila. May pagkain sila, may kanya-kanyang budget. Saka malalaki na yun. Importante itong ginagawa natin ngayon. Tsaka huwag ka nga mag-guilty dyan, eh ang kapal-kapal ng mukha mo. Oo na. Ayoko lang naman na magkagulo-gulo kayo dahil lang sa pinili mo kong samahan. Ay nako, paulit-ulit na lang tayo girl. Dito po tayo, bilis! Bakit Noy? Anong meron? Ano yan? Hindi niyo po ba alam yung itsura ng nilumukos na papel, Ate Isabel? Ito po, may sulat po sa loob. Sigurado ako na yun yung palatandaan na iniwan ng tatay niyo. Para kung susundan natin siya, malaman natin kung saan siya hahanapin. Pangatlo na po yan na napulot ko. Journal ni tatay to ah. Ang alam ko, ayaw na ayaw niyang nadudumihan to o naaalikabukan man lang. Eh bakit pinupunit niya bawat pages? Siguro hindi na yung importante sa kanya. Mas importante sa kanya na matapos ang misyon niya sa lugar na to at mahanap natin siyang buhay man o patay. Grabe! Ang galing niya naman po, Kuya Mikey! Alam mo, Nonoy, pangalawang beses mo na ako tinawag na kuya. Parang kahapon lang gandang-ganda ka pa sa akin. Eh sabi mo kasi lalaki ka talaga eh. Ano po ba dapat? Eh wala namang problema kahit anong itawag mo sa akin. Siguro naninibago lang ako. Mas okay po kasi sa akin yung tamang dapat na itawag sa lalaki.
Nahihiya nga po ko kasi panay sabi ko na maganda sa iyo eh. Ha, okay lang yun, ano ka ba? Oh, Sabel, umiiyak ka ba? Hindi ah, napuwing lang ako. Itignan ko nga yan. Ah, sa sulat pala siya humingi ng tawad sa iyo, sis. Alam mo, mabuti pa. Magpatuloy na tayo. Mabuti naman at naisipang mag-iwan ng bakas ni Tito Darin. Ayun po, nandun po banda yung isa. Nang makita ko ang isa pang nakalamukos na papel, nakipag-unahan na ako kay Nonoy sa paglapit doon. Nang madampot ay agad ko yung binuksan at binasa ang nakasulat. Sa bawat liham na mababasa ko, para yung bato na dumadagan sa dibdib ko. Para bang liham na yon ang pamamaalam. At sa unang pagkakataon, nanumbalik sa akin yung mga panahong masaya pa naman ng pamilya namin. Habang tumataas ang nilalakbay namin, unti-unti akong naliliwanagan. Para bang unti-unting nawawala yung galit ko at sama ng loob. Pagkatapos, mapapalitan yon ng panghihinayang at pag-asa na sana ay hindi pa mahuli ang lahat. Sino yun? Hala, binubugbog niya yung babae. Dito muna kayo ha. Kuya Mikey, wag po! Wag? Ayaw mong tulungan yung kawawang babae, Noy? Tingnan mo, mukhang buntis pa naman. Delikado po ate! Tingnan ako! Bakit kasi ang kukulit na matatanda eh? Hoy! Bakla ka ba ha? Nakita mong buntis, susuntukin mo? Tulungan niyo ako. Lagi niya na lang akong binubugbog. Halika na ate! Halika na! Lumayo ka na sa kanya! Noon ko lang nakitang galit na galit si Mikey. Hindi niya na hinintay pang makapagsalita yung lalaki. At inupakan niya na ito agad. Hindi naman lumaban ang lalaki sa kanya, pero galit na galit ito habang nagbabanta. Hindi raw namin alam ang ginagawa namin. Papatayin daw kami ng babaeng yon. Ayoko na sanang pansinin pa yung lalaki, pero nakuha niya ang atensyon ko sa huli niyang sinabi. Idagdag pa yung napansin kong sugat sa dibdib niya nang minsang mahila ni Mikey yung damit niya. Samantalang mukhang hindi naman nababahala ang kaibigan ko sa narinig nito. At sa halip ay sinuntok pa ulit sa mukha yung lalaki. Sa kanya palang kami inalalayan palayo doon. Palihim ko namang sinulyapan yung babae. Hindi maipinta ang mukha niya habang tila hirap na hirap sa paglalakad. Duguan ang noo niya at putok ang labi. May mga pasa din siya sa braso. Nakakaawa ang kabuuan niya. Pero iba ang pakiramdam ko. Parang may mali nga sa kanya at hindi ko lang matumbok noon kung ano yon. Ikawawa ka naman. Saan ka ba nakatira ha? Ihatid ka muna namin. Maraming salamat sa inyo. Utang ko ang buhay ko sa inyo. Medyo malayo pa yung bahay ko eh. Okay lang ba sa inyo yun? Ang totoo niyan, nahihirapan din akong maglakad. Para kasing mapapaanak na ako anumang oras. Naku, ihatid ka na namin para makasiguro kami ligtas ka. Isan po ba mapunta yung bahay niyo, ating buntis? Dito sa bandang Hilaga. Saan ba sana ang tungo ninyo? Ah, dito kami dapat sa kabila. Pero ayos lang, ihahatid ka na muna namin. Ganun ba? Maraming salamat naman kung ganun. Eh hayaan ninyo, pamemeryendahin ko na lang kayo pagdating natin sa bahay. Sigurado akong gutom na kayo at pagod. Palihim kong sinenyasan ng dalawa na ako na ang pupulot ng mga papel. Nagsisinungaling din ako na sa kabila ang punta namin. Kahit ang totoo, iisang direksyon lang naman ang binabaybay namin. Doon kasi kami itinuturo ng mga sulat ni tatay. Alam kong nagtaka si Mikey sa ginawa ko.
Pero ayoko kasing baliwalain ang kakaibang nararamdaman ko sa babae. Habang bilib naman ako kay Nonoy, dahil parang mas nakakaunawa pa kasi siya. O iisa lang talaga ang paraan namin kung paano magiging ligtas. Ito nga pala ang munti kong kubo. Pasensya na kayo, ha? Eh, teka lang. Kukuhanin ko muna yung mga mais at kamote na nilaga ko kanina. Magmerienda muna kayo bago kayo umalis. Eh, Adora, okay na ba yung pakiramdam mo ngayon? Hindi pa nga masyado. Eh, dito ba umuwi yung lalaking yon? Baka mamaya pag alis namin, sumalisin na naman at bugbugin ka nun, ha? Nako, hindi na yon. Salamat ulit sa pagliligtas nyo sa akin, ha? Kung hindi mo mamasamain, bakit dito ka nakatira? Paano kung mangangana ka na? Sobrang taas pa naman ito. Kaya ko namang paanakin ang sarili ko. Dati akong kumadrona sa bayan at dito namin naisipang tumira. Napakahirap kasi ng buhay sa Patag. Lahat may bayad na. Dito, libre lahat. Ultimo pagkain nasa paligid lang namin. Lalo na yung mga sariwang karne. Sariwang karne? Maraming sariwang karne dito? Oo naman. Mahusay kasing mangaso yung asawa ko. Kung hindi wild na baboy ramo, mga usa o kaya naman mababangis na hayop. Eh kaya pala pati ikaw kung bugbugin ganun-ganun na lang. Ginagawa kang punching bag. Pero suggestion ko lang ha, bumalik ka na lang sa Patag at magtrabaho doon. Tutal, kumadrone na kakamo, diba? In demand pa naman ngayon ng mga tulad nyo, lalo sa ganitong kaliblib na lugar. Nako, salamat Mikey. Hayaan mo't pag-iisipan ko yung sinabi mo. Nako, ito na nga bang sinasabi ko eh. Kapag ganitong panahon talaga, pabigla-bigla ang buhos ng ulan. Nako, hindi pwedeng umulan. Tara na, Mikey. Teka lang muna. Alam nyo ba kung gano'ng kadelikado dito kapag sobrang lakas ng ulan? Kahit maaga pa, iisipin mong gabi na sa kapal ng usok. Mabuti pa patilain nyo na lang muna. Hindi pwede. Mababasa yung... Mikey. Makinig na lang siguro muna tayo kay Adora, sis. Ayun at bumubuhos na nga yung ulan, no? Delikado naman talaga yan. Ayoko naman mapahamak kung si Nonoy. Paano yung mga papel? Hindi naman yung maano. Kahit mabasa yun, dun lang yun. Pwede yung ano rin, ano ka ba? Tsaka yung ano, yung sulat ni tatay. Ay, alam mo, ibig sabihin lang yan. Kailangan mo daw marinig mismo sa labi niya yun lang personal. Bakit? May hinahanap ba kayo dito? Aha? Wala, no? Pababa na nga sana kami mula sa pag-hiking no makita ka namin, di ba? Ang tinutukoy ko yung mga gamit na naiwan namin sa baba. Nandun kasi yung love letter ng crush ko Napaka-sweet mo naman. Huwag sanang mabasa ng husto, ano? O paano? Baka antukin kayo, ah. May higaan dyan na pwede niyong pagpahingahan pansamantala habang nagpapatila kayo ng ulan. Magsisindi lang muna ako ng kandila, ha? Wala naman akong ibang nakikitang weirdo sa paligid. Pati na rin sa loob ng bahay. Yun pala, hindi nakikita ng mata ang bagay na kakaiba doon. Kung hindi naaamoy. Nang sindihan kasi ni Adora yung kandila na sinasabi niya. Kumalat na din ang nakakahilong aroma sa paligid. Para kaming antok na antok noon tapos idinuduyan pa. Hindi ko alam kung kailan ako nawala ng malay. Basta't nagising na lang ako bigla nang makita ko sa balintataw ko ang itsura ni tatay na sinisigawan ako. Pinapabango niya ako noon at sinasabihang iligtas ang sarili ko. Tay? Tay? Panaginip lang pala. Sobrang sakit ng ulo ko. Nahihilo pa ako.
Anong oras na ba? Ha? Alas 11 na ng gabi? Hindi pwede to. Tanghali lang kami nang dumating dito. Paano nangyari yun? Hoy! Hoy, Mikey! Hoy, Paklita, gumising ka! Hoy, anong oras na? May, bakit ako tinatanong mo? Ikaw tong una nagising ah. Hindi kita tinatanong, no? Ang sabi ko, anong oras na tulog pa rin kayo? Bumangon ka na nga! Eh, inaantok pa ako eh. Ngayon lang ako nakatulog ng ganitong kasarap. Anong oras na ba? Alas 11 na! Alas 11? Eh di wala pa tayong 30 minutes na natutulog nang gigising ka na kagad? 11 PM bakla, hindi AM! 11 PM? Paano? Shhh! Nandiyan na siya ulit. Bilisan mo, magpanggap ulit tayong tulog. Ha? Sumunod ka na lang. Mga tulog pa din sila, baby. Paano ba yan? Doon muna tayo kumuha ng pagkain sa mga imbak nating karne, ha? Hayaan muna natin silang magpahinga dito. Dahil bukas na bukas, makakatikim na naman tayo ng mga sariwa. Eh oo nga pala, may bata pa dito. Anong masasabi mo, anak? Busog ka na naman bukas. Naubos mo na naman yung pacifier mo. Napakatakaw mo talaga. Halos mapugutan ako ng hininga dahil sa lakas ng tibok ng puso ko noon. Makahulugan kaming nagkatinginan ni Mikey. Maging siya ay halatang takot at kinakabahan din. Ako ang dahan-dahang bumaba sa kinahihigaan namin at sinilip si Adora sa puwang ng dingding nito sa bandang likuran. Doon ay malinaw ko siyang nakitang naglalakad patungo sa kung saan. May bit-bit siyang sulunon habang halos nakasampa na sa balikat niya ang isang maliit na nilalang. May mahaba at matulis yung tenga at hugis yon ng isang sanggol. Napatakip ako sa bibig nang bigla na lang humarap si Adora sa gawi ko at pinakatitigan ang parting yon ng bahay niya. Doon ko napagtanto na maliit na ang tiyan niya. Maging yung itsura tuloy nung nakasukbit sa balikat niya, malinaw kong nakita. Nakakatakot ang mukha nun dahil mukha yung maliit na halimaw. Ano? Nasaan na? Umalis na ba? Oo. Tiyanak. Tiyanak yung bata, Mikey. Shhh. Ikalma mo lang yung sarili mo. Gagawa tayo ng paraan para makatakos tayo dito. Gisingin na natin si Nonoy. Pagkatapos aalis na tayo. Eh hindi, Mikey. Kailangan natin siyang sundan. Malakas ang utob ko na siya yung may kagagawa na nangyari kay tatay. Paano kung tinatago niya lang pala si tatay ngayon? O siya, sige na. Susundan ko, susundan. Pero nasa pinakamalayo tayo. Noy! Noy! Gumising ka na. Bumango ka na dahil nasa lungga tayo ng kalaban. Ano? Eh, sinabi ko naman kasi sa inyo na huwag na kayo nangingilam ng problema ng iba eh. Pero mga ate, nahihilo pa po ako. Eh, halatang ang hilo ka pa. Eh, bumangon ka na dyan kung ayaw mo maiwan dito. Ito na ho. Oh, tara na ho. Eh, kaya lang bakit madilim na? Mahihirapan tayo. Bakit niyo po ako inihatak? Saan po tayo pupunta? May susundan lang tayo. Huwag ka maingay. Mga ilang di pa ang layo sa amin ni Adora. Madilim ang langit pero kinakaya naming maglakad ng pakapaka pa sa dadaanan. Dahil sa sulong bit-bit, kita namin kung paanong dire-diretsyong nagtungo noon sa isang malaking tipak ng bato si Adora. Sobrang laki noon at napakataas. Doon siya tuluyang nawala pero hindi namin nakita kung saan at paano siya pumasok doon. Kaya ang ginawa na lang namin, pumuwesto kami sa lugar kung saan matatanaw namin siya sa oras na lumabas siya mula doon. Kung titingnan ay mukha lang yung natural na bato sa gubat. Malaki at mataas. Pero mukhang may itinatago yung lihim.
Abot-abot talaga noon ang dasal ko. Na sana wala dun si tatay. Matapos kong mabasa lahat ng confession niya, ang gusto ko lang nagawin ay yakapin siya at humingi ng tawad ng paulit-ulit. Nang mga panahong yon, talagang nawala sa isip ko yung tracking device ni Lolo. Dala na din siguro ng pinaghalo-halong matinding takot. Pagnanais na mahanap si tatay at kagustuhang mapatay ang halimaw na yon. Ayun, papalabas na siya. Doon lang pala yung daan eh. Pero nasa na yung anak niya? Anong anak? Sabihin mo, tiyanak yun. Anak niya siguro yun. Parehas silang aso. Hindi, mga asong sila. Alam mo, bakla nakakaloka ka. Sa talino mong yan at advance mong mag-isip, ngayon mo lang na-realize yan? Tara na ho, malayo na po siya. Hindi na tayo makikita kung papasok tayo doon. Eh, pero paano yung tiyanak? Naiwan pa yata sa loob eh. Siguradong kakain yun hanggang sa mabusog. Eh, ano pong kakainin niya sa loob? Nagkatinginan na naman kami ni Mikey. Sana nga ay tama lang ang nasa isip ko na mga karne ng hayop ang naroon. Bigla ay napaisip ako kung dapat pa ba naming isama si Nonoy sa loob. Pero hindi rin naman namin siya pwedeng iwanan sa labas. Marhas akong napabuga ng hangin. Hinarap ko si Nonoy at hinawakan sa magkabilang balikat. Makinig ka sa akin, Noy. Hindi natin alam kung anong makikita natin sa loob. Pwedeng mga karni ng hayop, mga patay na hayop, o kaya naman mga... Tao ho? Alam ko na po ang kinakain ng tiyanak ay sariwang dugo at laman ng tao. Diyos ko, nakakaloka talaga tong batang to. Mukha lang inosente pero mas mabangis pa pala sa atin. Kakayanin mo ba kung sakaling makakita ka ng taong patay o di kaya taong kinakain ng halimaw? Hindi ko pa po alam eh. Hindi ko pa kasi nararanasan. Pero hindi ka naman iyakin at matatakotin, di ba? Natatakot po ako. Pero hindi pwedeng ipakita kasi lalaki ako. Dapat ako una yung laging magiging matapang. Oo na, Noy. Sige na, mauna ka na sa paglalakad. Sige po. Psst, hoy, joke lang. Ito namang batang to. Wala ka bang sense of danger? Eh bakit po kayo nag-uutos? Hindi nyo naman po ipagpapatuloy. Niloloko nyo lang po ba ako? Pabayaan mo na yung ate Mikey mo. Hayaan mo na siyang mauna at dito tayo. Kumapit ka sa akin, ha? Oh, ano yung kinukuha mo? Sanga po ito ng lukban, yung maraming patusok. Yung parang ginamit po sa corona kay Jesus. Ano gagawin mo dyan? Di po ba't may tiyanak sa loob? Pwede ko po itong panlaban sa kanya. Kayo po ba? Wala po ba kayong dadalhin kahit na ano? Oo nga no. Teka nga, kukuha din ako niyan. Aray ko. Oh, na paano ka? Ito naman, natusok lang. Kukuha lang ako ng sangapang self-defense sa halimaw kung sakali man. Tignan ko nga. Diyos ko, nagpadugo ka pa. Paano kung may asong na nasa paligid? Eh di pupuntahan tayo kagad. Eh sorry na nga kasi, ginusto ko ba yan? Huwag na po kayong mag-away. Madali lang yung punasan para hindi maamoy na aswang. Oo nga naman, ito talaga. Eh oo na, bilisan nyo na makapasok na tayo. Eh handa na ba kayo? Hindi tayo pwede magtagal dito. Baka hinahanap na tayo ngayon ni Adora. O sige na, tara na. Pagpasok pa lang ay winelcome na agad kami ng nakakasulasok na amoy. Pinaghalo yung nabubulok na laman, dumi ng tao at panghe. Gusto ko na sanang bumalik sa labas para magsuka. Pero pinigil na ako ni Mikey. Hanggang sa pilitin kong masanay sa amoy at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Nagmistula yung malakweba. Maganda sana yon, kaya lang ay ginawa lang imbaka ng nabubulok na laman ng Adora na yon. Bagamat medyo masikip sa bungad na bahagi,
pumapasok sa loob ay paluwang na yun ang paluwang. Sa di kalayuan, may natanaw kaming liwanag mula sa sulo. May malaking anino din ng tila batang nakaupo at lumalantak ng kung ano. Kitang-kita namin yon habang papalapit kami. Halos hindi na ako humihinga habang naglalakad palapit sa kinaroroonan ng nilalang. Nang bigla na lang humiwalay si Nonoy sa amin. Hindi na ako nakaimik noon dahil sa takot na mabulabog ang maliit na halimaw sa panginginain nito. Nang tila makaramdam ang tiyanak ng presensya, bigla ang naging pagharap niya sa amin ni Mikey. Tuluyan akong nanigas noon sa pagkakatayo. Matindi ang kapit ko sa kamay ng kaibigan ko. Nanuoy ramdam ko din ang panginginig. Noy! Ngayon na! Huli ka, Balbon! Sige! Kumilos ka pa ng kumilos! Lalong babaon yung tinik niyan sa leg mo! Hindi yan tunay na sanggol. Huwag ka magpapalil lang sa kanya, Noy! Nakita mo yung tunay na itsura niya kanina, di ba? Wala ka pong dapat ipaglala sa akin, Kuya Mikey. Alam ko po yung ginagawa ko. Hoy, Mikey! Nagdudugo yung leg ng baby! Kakasabi ko lang hindi yan baby, di ba? Umayos ka nga kung di sasampalin kita dyan. Huwag mong pakinggan at tignan. Noy, dinan mo pa. Patayin mo na yan. Kuya Mikey, parang hindi ko po kayang pumatay ng baby. Ayoko na ho. O siya, huwag mong bibitawan ako na. Sandali! Sinabi, huwag mong bitawan na! Sabihin! Tulungan mo ako! Umiyak na ako noon dahil sa matinding awa sa sanggol. Nang sa pagdilat ko ng mga mata, nakita ko ang maliit na nilalang na nasa ibabaw ng kaibigan ko. Nasa lapag na si Mikey noon at parang natumba siya. Mabuti at nahawakan niya yung halimaw, kaya napipigilan niya itong makagat siya ng tuluyan. Yun nga lang, nakagawa pa din ng paraan ang maliit na halimaw para makagat ang kamay ni Mikey. Tulungan niya ako! Doon pa lang ako parang natauhan. Yung bit-bit kong sanga ang ginamit ko sa tiyanak. Pero nung mailagay na naman sa leeg niya ang matinik na sanga, muli na naman itong ginamit ang pagiging wangi sanggol. Namalayan ko na lang na si Mikey na ang may hawak sa sanga. At galit na galit nitong pinapulupot yon lalo sa sanggol. Hindi pa din nagbabago ng anyo ang nilalang. Sadyang nakakaawa siyang sanggol. Kaya pinikit ko na lang ang mga mata ko at kinontrol ang sariling mapaiyak ng husto. Sumisigok-sigok pa ito at naglalabas ng dugo sa bibig at ilong. Nang tuluyan itong malagutan ng hininga. Saka pa lang ito bumalik sa tunay nitong anyo. Noy, nasaan na yung... Noy! Anong ginagawa mo dyan? Teka, ano yan? Kulungan ba yan? Hindi. Ang dami nila sa loob, Mikey. At makabuhay pa silang lahat. Tignan mo si Su. Ganyan na ganyan yung sugat ni Dito Darin. Sa palagay ko, tinatapesan lang sila ng balat at laman sa kayong kakainin. Halos lahat sila'y ganyan. Minapapak sila ng buhay. Diyos ko po, Mikey. Anong klase bang impyerno ang lugar na to? O ito, itong tubig. Maghati-hati muna kayo, ha? Ilalabas namin kayo dyan. Magtiwala lang kayo. Noy? Noy, huwag ka dyan! Halika dito! Lolo? Lolo, ikaw nga po yan! Hindi po ako pwede magkamali. Buhay pa po kayo, Lolo! Lolo, gisig po! Noy! Noy, halika dito! Bakit po, Kuya Mikey? Iuwi ko po si Lolo eh. Tulungan niyo po akong buhatin siya. Noy, nakikiramay kami. Namatay na siyang dilat ang mga mata, kaya siguro akala mong buhay pa siya. Marahil dahil sa gutom at dehydration. Hindi! Buhay pa siya! Iuwi ko siya sa bahay para magkasama pa sila ni Lola Miding. Hing yung dasal ng lola ko eh. Kailangan ko to pa rin yun. Halika na dito, Noy. Dito ka kay Ate umiyak, ha?
Okay lang umiyak. Okay lang maglabas ng emosyon. Hindi ibig sabihin nun mahina ka. Ibig sabihin lang nun tao ka at nakakaramdam ng sakit. Sorry sa pagkawala ng lolo mo. Sorry dahil nahuli na tayo ng dating para sa kanya. Papatayin ko silang lahat. Ubusin ko sila ate. Sige lang Noy, okay lang yan. Umiyak ka lang. O sige ho, labas po kayo. Makakahanap na tayo ng tulong sa labas. Dahan-dahan lang po ah. Tulong? Oo tama. Yung tracking device ko nga pala. Teka lang. Sa sobrang panghihina ng mga nakakulong sa loob ng bato, halos pagapang na sila kung kumilos. Halos wala ng buhay ang katawan pero makikita mo sa mga mata ang pag-asa. Lalo na nang makita nila kami. Nang medyo kumalma na si Nonoy, ibinaba ko ang bag ko sa kaginawa ang bili ni Lolo sa tracking device in case nakailanganin ko daw ng tulong. Pati ako noon, nabuhaya ng pag-asa. Pinasok ko ang pinakaloob ng kulungan. Mas matindi ang amoy doon. Pero halos bumaliktad ang sikmura ko nang makita ang ilang kawawang bihag na kinakain na rin ng kapwa nila patay na para makasurvive lang. Habang sa mas madilim na bahagi noon, nakatali ang isang malakas pa at umiiyak na lalaki. Nang makita ko siya ay namukaan ko agad. Siya yung bumubugbog dun sa babae kanina. Putol at nagdurugo ang ilang bahagi ng daliri niya. May tumatagas din na dugo mula sa leeg niya. Pero ang mas nakapagpabaliktad sa sikmura ko ay ang tapyas niyang tiyan. Kita ang namumuti at namumulang laman mula doon. Titingnan ko palang alam ko ng sobrang hapdi at sakit noon. Mga lapastangan kayo! Anong ginawa niyo sa anak ko? Papatayin ko kayong lahat! Papatayin ko kayong isa-isa! Kakatayin ko kayo ng buhay! Ikaw ang papatayin ko! Pinatay mo yung lolo ko! Matapang kang bata ka! Hindi ka natatakot mamatay! Akala niyo ba makakatakas kayo mula sa akin? Hindi na kayo makakalabas ng buhay! Hindi na! Huwag kang mag-alala anak! Magiging isa na tayo ngayon ha? Maghihiganti tayo sa mga pakialamerang yan! Halika na! Pumasok ka sa katawan ng mama! Bastos ka talaga! Pati kapwa aswang mo, kinakain mo! Manahimik kang bata ka! Ikaw ang uunahin ko! Dahil dyan sa katabila ng bunganga mo, hihilahin ko yung dila mo palabas at kakainin ko yan sa harapan mo! Pagkatapos ay iisa-isahin ko din ang bawat daliri mo. Saka kita babalatan ng buhay at tutuhugin sa kawayan para gawing lechon! Sigurado ako napakasariwa at manamis-namis ng laman mo! Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo sila makuha, Adora! Palala ka pa sa lahat ng kauri mo! Ikaw siguro ang dakilang baliw ng mga aswang, no? Sisa, is that you? Hindi ako nakikipaglaro sa iyong bakla ka! Magkasabay ko kayo isasalang sa malakas na apoy ng batang yan! At ipapakain ko kayo sa mga alaga ko! Para mas mabilis silang lumaki at tumaba! Akala ko friendship na tayo, Adora! Sayang! Aayusan ko pa naman sana yung hairdo mo na dinaig pa ang nilagyan ng glue dahil sa sobrang lagkit! Pero anyway, mukha ayaw mo naman ang kabaklaan ko, diba? Kaya ilalabas ko ang pagkatao ko! Ang lalaki kong pagkatao na si Michael! Sige, push! Pero ngayon lang yun, ha? Manahimik ang bakla ka! Bigla na lang tumalas ang mga kuko niya sa kamay. Pagnisi niya ay kusang lumabas ang matatalas din ang ngipin at may kahaba ang dila. Papasugod na siya sa amin nang may maisip akong taktika. Kinuha ko ang remote control na kasama ng tracking device. Yun yung may green at red na button. Tapos itinaas ko at ipinakita sa kanya. Nakikita mo to, ha? Isang pindot ko lang sa kulay pula na to. Sasabog tayong lahat dito. Kami, wala
Wala nang kwenta ang buhay namin. Kaya nga kami umakyat dito para magpakamatay na. Eh ikaw! Ikaw at itong mga alaga mo. Sige! Sige, humakbang ka pa ng isang beses! Saan mo nilagay ang bomba? Akala mo ba maluloko mo ako? Ayun! Nakikita mo yon? Yung kulay po lang kumikislap-kislap? Isa yan sa pinakamalakas na bomba sa kasaysayan. Kahit sobrang laking bato, pinupulbos niyan. Ito pa kayang ampaw naman pala ang loob? Lahat tayo dito magiging alaala na lang sa oras na pindutin ko to. Sinasadya ko siyang lansihin at kuhain ang atensyon. Dahil mula sa likuran nito, nakikita ko si tatay na marahang lumalapit. Bit-bit niya noon ang nooy napakakintab na itak. Malayong malayo sa itsura ng kalawangin dati. Kaya lang, yung refleksyon ng kintab din yata ng itak ang nagpahama kay tatay. Nakaramdam si Adora kaya naman gano'n na lang ang bilis ng lingon niya sa likuran. Pero nakakapagtakang parang wala siyang nakikita. Kinabahan ako. Ang unang pumasok sa isip ko noon, baka patay na si tatay at kaluluwa na lang ang nakikita ko. Kumbaga, survival instinct ko na lang para makayanang lampasan ang lahat ng nangyayari. Pero hindi, nagkamali ako. Dahil nang makalapit si tatay kay Adora, bigla niya na lang itong hiniwaan sa tiyan. Totoong nagdugo yun at napaluhod pa nga ang aswang. Hayop kang matanda ka! Kapag nahawakan kita, sisiguruhin ko sa'yo na katapasan mo na din! Magpakita ka sa akin kung matapang ka! Ano akala mo sa aming mga tao? Inuuna ang pride kaysa sa kaligtasan? Tawagin mo lang duwag si Tito Darin, pero hindi siya magpapakita sa'yo! Mapapatay din kitang bakla ka! Pero bago yun, ihahain muna kita sa mga alaga ko! Sigurado kung matagal na silang mga gutom! Aray! Sumusobra ka ng matanda ka! Nasaan ka? Nasaan ka? Aray! Ipaparanas ko sa iyo ngayon ang sakit na dinulot pa sa amin lahat! Pagkatapos kang pakitaan ng kabutihan, gagawin mo lang kaming buhay na pagkain! Danasin mo ang kirot hanggang sa ikaw ang magmakaawa sa akin tapusin yung buhay mo! Hindi mangyayari yan! Alis akong kamay! Ano ginawa mo sa kamay ko? Ayoko ng daliri lang! Gusto ko buong kamay na! Mabilis ang naging kilos ni Adora. Nagulat na lang ako at sakal-sakal niya na ako sa leeg. At napakabilis din ang pagdiin niya doon. Segundo lang yata ay mawawala na ako ng ulirat. Nang bigla na lang yung lumuwag ng bahagya at maiwan sa leeg ko yung hanggang siko niyang kamay. Ayoko nang patagalin pa. Sinabi ko sa'yo na bantayan mo ko maigay, di ba? Dahil oras na makatakas ako, hahantingin kita kahit sa impyerno pa, Adora! Ngayon, dasapin mo ang pinagsama-samang sakit na dilulot mo sa amin lahat! Nanlalabo ang mga mata ko dahil sa luha. Akala ko kasi, mawawala na ako ng hininga. Pero kung gaano yun kabilis na punta sa akin, ganun din siya kabilis na nawala at napunta sa gitna habang pinapahirapan ni tatay. Tinagdad niya ng sugat at tapyas ang katawan ni Adora. Wala na itong magawa dahil putol na ang dalawang kamay nito. Hindi na din makalakad dahil may kung anong hiniwa si tatay sa bandang bukong-bukong nito sa paa. Nakaluhod na lang noon si Adora at walang magawa kung hindi ang indahin ng kirot ng ginawa ni tatay. Tatakpan ko na sana ang mga mata ni Nonoy, pero inalis niya lang ang mga kamay ko at buong tapang na pinanood ang ginagawa ni tatay. Hindi ako nauubos, Darin. Kahit saan ka magpunta, naroon ako. Hindi kita tatantanan. Hindi ako mamamatay. Lagi lang ako nasa isip mo. Papatayin ko lahat ng makikita mong babae. Dahil magiging kamukha ko sila.
Ako at sila ay iisa lang! Hindi yan epektibo, Adora! Nakalimutan mo na yatang may protection taglay attack ko! At hindi lang yung physical na katawan, kundi maging ang utak na madalas yung binabaliw! Ah, mabuti ba tapusin na natin to? Nagugutom ka na ba? Hahain na kita dito mismo sa tapat mo! Gusto kong kainin mo sa harapan ko! Saka iginuhit ni tatay ang talim ng hawak niyang itak sa tiyan ni Adora. Bumulwak mula doon ang mga lamang loob niya. Nakakasulasok ang amoy at talaga namang babaliktad ang sikmura ng kahit sinong tao. Sige, kainin mo! Hindi ba aswang ka? Kainin mo sariwa na sarili mong laman loob! Hindi! Hindi! Kalapastanganan yan sa lahi namin! Patayin mo na lang ako! Pero hindi papasok sa bibig ko ang sarili kong laman! Kuya, nang gusto mo eh! Ay! Pinugutan na! Mamamatay na ba yan ha? Oo! Ang sugat na dinulot na itak ko na ito ay hindi kayang pagalingin na simpleng kapangyarihan ng mga aswang. Tapos na tayo dito mga anak. Makakauwi na tayo. Ay bongga! Akala ko talaga mapapalaban pa yung beauty ko sa bruhang yan eh. E buti ho dumating na kayo tito. Saan ho ba kayo galing? Nakiusap pa ako sa bantay ng kagubatan na gabayan ako. Kung paano ko magagamit ng tama ang pinagkatiwala niya sa aking yaman. Ang akala ko noon, pera ang kailangan ng lahat. Pero napagtanto ko na habang nakukulong ako sa impyernong ito, mas nangangailangan pala ng hustisya ang karamihan sa atin. Tay, Tay, patawarin niyo po ako. Patawarin mo din ako, anak ha? O okay ka na ba? Pangako. Simula ngayon hindi na ako alis pa sa tabi mo. Lagi na ako nandito at magiging bahagi ng buhay mo. Mahal na mahal kita anak. Ikaw na lang ang meron ako. Paglabas namin sa malayungib na batong yon, siya namang dating ng helicopter na siyang rescue pala namin. Paumaga na din nun, kaya saktong-sakto lang ang dating nila. Agad na pinasok ng mga uniformadong kalalakihan ang loob ng malaking bato. Kargado sila ng mga dekalibreng mga barel. Maya-maya pa, mula sa ibaba ay may dumarating na ding mga dagdag na rescue team. Inasikaso naman ng mga ito, yung mga bihag na matagal na palang nawawala sa bundok na yon. Ang iba ay mga mountaineer, habang ang ilan ay lokal na malapit sa sitio. Noy! Iyo! Halika dito! Matapang kang bata. Pero alisin mo yung galit niya sa puso mo, ha? Ang importante, maiuwi mo yung lolo mo sa iyong lola Meding. Ito, sa'yo na to. Alam ko nararapat sa'yo ang isang kayamanan katulad nito. Mabuti ang puso mo at may kakaiba kang tapang at talino. Kaya lang, ang kapalit naman nito ay mabigat na responsibilidad. Gusto mo ba itong tanggapin? Bata pa po ako eh. Sa tingin niyo ho, kaya ko po ba yung gampanan? Abay oo naman. Bata ka, hindi bata lang. Nakita ko kung paano mo nakuha yung tiyanak kanina. Manghang-manghang nga ako sa inyo eh. Pati sa inyo tatlo. Bakit ayaw niyo na po sa itak? kasi gusto ko na maging tatay sa anak ko na matagal na nangulila sa akin. Sana kanina niyo pa sinabi. Hindi na sana ako nagtanong ng kung ano-ano pa. Ayos lang yon. Ganun ang batang matalino. Mabusisi at kinaklaro ang lahat ng bagay. Pero bukod sa kaya kanyang palakasin sa tuwing may kalaban sa paligid, may taglay din niyang pambulag. Para hindi ka nakikita ng masasamang elemento o aswang. Malugod na tinanggap ni Nonoy ang itak na bigay ni tatay. Agad-agad yung nagkaroon ng napakaraming kalawang. Ang sabi ni tatay, nagiging maganda lang yon at makintab sa oras ng laban. Pero kapag hindi, ganun talaga ang itsura.
para maprotektahan na din ito laban sa mga mapagsamantala at magnanakaw. Maayos kaming nakarating sa Kapatagan. Si tatay lang ang pinasama namin sa helicopter, pati na ang ilang bihag na buhay pa para mas mabilis na madala sa ospital. Kami naman ni Mikey. Dumaan muna kami kina Lola Miding para makiramay sandali at saka kontento nang naglakad palabas ng sityo. Bumuhos pa ang ulan nun, pero hindi na namin alintana dahil kakaiba ang tuwang nararamdaman ng puso namin. Ang totoo, kulang na lang ay magsayaw pa kami habang naliligo. Pagdating sa lugar kung saan namin iniwan ang dalawa pa naming kasama, iisang tent lang ang nakita naming nakatayo doon. Siguro dahil umuulan naman at yung tent ni Andrew ay hindi waterproof, kaya nakisilong na lang muna kay Miranda. Pero nasa malayo pa lang kami, kita na namin ang kakaibang galaw ng tent. Hindi yun normal para sa nagpapahingang mga tao. At para makumpirma, ako na ang dali-daling nagbukas noon mula sa labas. Hindi naman ako na-inform na may aswangan din pala nagaganap dito. O ano, okay ba ang kainan? Nabusog naman kayo? Mikey, magpapaliwanag ako. Inakit lang ako ng babaeng to. Nakikisilong naman ako kasi umulan eh. Niwala sa kanya, Mikey. Sinubukan niya akong gasain. Pinsan mo ako. Sakit ka maniwala. Ano sa palagay mo, sis? Ikaw. Palagay mo, sis. Ikaw magdesisyon. Buhay mo yan eh. Alam mo, ikaw? Hindi ka nakakatulong. Etong sa'yo! Alam ko nang pinuputok ng butsi mo sa akin eh. Dahil hindi kita pinagbigyan ng subukan mo kong ligawan at isabay sa kaibigan ko. Kaya pala lumipat ka sa mas cheap na laging pa-victim. Bahagay kayong magsamang dalawa, mga pangit! Teka, huwag ka maniwala sa babaeng yan, babe! Sinisira lang tayo niyan! Asyumera yan! Bakit ko naman liligawan niyan? Hindi pa ako nababaliw, no? Eh kaya pala may stolen shots ka ng babaeng yan, Andrew eh! Kung hindi tutok sa dibdib, sa puwet naman. Tapos kagabi pangalan niya yung binabanggit mo. Gago ka pala talaga eh. Alam mo, pinsan, iwanan na lang natin yan. Oops, teka nga muna. Diyan ka lang sa loob ha. Magbihis kayo, okay? Ako na magsasara nitong tent. Nang maisara yon ay agad na hinawakan ni Mikey ang kamay ko. At mabilis kaming tumakbo palayo sa lugar na yon. Nasa kalagitnaan na kami nang may papasok na motor. Wala itong dalang kahit ano. Kaya naman inarkila na namin ito papuntang bayan ng Malilipot. Hindi ko nakitang umiyak si Mikey noon. Nakangiti pa nga siya. Bagamat hindi makakapagsinungaling ang mga mata, nabasa ko pa rin doon yung lungkot. Dumiretso kami sa ospital kung saan isinugod sila tatay. Nakausap ko na din noon si Lolo at nagpasalamat ako sa mabilis na aksyon. Yun pala, nakaabang na din talaga ang mga tropa ni Lolo dahil alam niyang kakailanganin talaga namin sila. Ano sis, okay ka lang ba? Ang pangit mo pumeke ng tawa ha, alam mo ba yun? Gaga, hindi peke yan no. Anong gagawin ko? Eh hati naman talaga yung nararamdaman ko ngayon. Yung puso ko syempre durog, pero yung utak ko sobrang saya. Alam mo yun? Nakawala na ako sa taong mapang-ubuso. Pero ang sakit lang kasi sila pa yung gumago sa akin. Pero alam mo, proud ako sa'yo. Dahil nagawa mong bitawan yung wala namang ambag sa buhay mo o hindi magpabigat lang sa'yo. Sigurado makakalipad ka na niya ng mas mataas ngayon. Hindi nila ako nagagawang samahan sa hirap. Dapat lang sa kanilang sipain paalis sa buhay ko. Eh, meron naman ikaw eh. Matapos yung napagdaanan natin, napatunayan ko na ikaw lang sapat na. Ano ba naman yan, Mikey? Hoy, kinikilig ako ah. Kainis ka naman eh. Halibasa, alam mong crush kita kaya ginaganyan mo ako ngayon. Effective ba yon? Gaga, syempre naman. Pati nga mga balon-balunan at bato ko kinikilig eh. Eh, yung bahay bata, naalog din ba?
Nakaloka. Gusto mong kumpirmahin. Kadiri ka, sis, ha? Sa ngayon, Miss Clara, ay parehas na kaming asensado ng best friend kong si Mikey. Sosyo kami sa negosyo na ngayon ay patok at kilala naman sa market. Bakla pa din po siya, pero unti-unti ay nagbibihis na din ang panlalaki. Lalo na kapag sumasamba kami tuwing araw ng Linggo. Maayos na si tatay. Nagpa-therapy siya pag uwi namin. Bagamat hilom na ang mga sugat sa katawan at nakabawi na din. Yung mga peklat at naiwang bakas doon ng kalupitang sinapit niya sa kamay ng mga aswang, ang ginawa niyang inspirasyon para maging masaya sa bawat araw sa buhay niya. In good terms na po kami, at minsan ay magkasama pa ngang nagha-hiking. Si Lolo naman po, sa kasawiang palad ay pumanaw na noong taong 2016 dahil sa katandaan. Hindi na lang po siya nagising, pero masasabi kong kontento at masaya siyang pumanaw. Dahil nakita niyang nagsisikap na si tatay maging ama ulit sa akin. Espesyal ang journey na to na binahagi ko sa inyo, Miss Clara. Hindi lamang dahil sa mga kakaibang nilalang na nakainkwentro namin. Kung hindi dahil binago ng pangyayaring ito, ang napakaraming bagay sa buhay ko at sa buhay ng mga taong mahal ko. Maraming salamat po sa pagpili at pagbabahagi sa inyong mga listeners. Naway nakapulutan ninyo ng aral at nagbigay kami ng inspirasyon sa marami. Ako po ulit ito, si Isabel. Nagpapasalamat at bumabati ng isang mapagpalang araw sa lahat.